Eddie Casino, napahiya, Trillanes, nagmakaawa, nagkakagulo na, kakampings dahil kay Digong sa 2025. Ay ba? Etong balitang ito at videong ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. At syempre, ito one yung lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balitang ito, dito sa videong ito. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kung ang dating senador na si Antonio Trillanes ay nagmamakaawa sa taong bayan na huwag iboto si former President Duterte sa 2025 midterm senatorial election, ay iba naman itong makakaliwang dating mambabatas na si Teddy Casino dahil kumpiyansa itong hindi mananalo si Duterte. Ayon kasi sa pahayag ni Trillanes Kamailan ay baka tumakbong senador si Digong sa 2025. Kaya, mayroon tayong isang taon para ipakalat ang katotohanan tungkol sa kanya para magising ang kanyang mga moderate na taga-suporta at para siya ay layuan ng mga bagong botante. Huwag tayong passive or else panalo ulit yan. Ganito ang pangangamba ni Trillanes dahil kita naman na kahit mismong sarili niyang pa-survey ay panalo si FPRRD. Makikita din na kahit sa ang survey platform ay number one rin si Digong. Gayunpaman, sa kabila ng panawagan ni Trillanes ang tanong ba may naniniwala pa ba sa kanya, at mismong si Teddy Casino na kasama niya sa dilawan ay kampante na matatalo si FPRRD, dahil wala naman daw itong nagawa noong panahon niya. Hi sir! Hello! Ito lang po. No? Yung sinasabi kasi dito kay una kay Trillanes na sinasabi niya na huwag pinipigilan ang pagkapanalo ni FPRRD sa Senado. No, ilabas ang baho, ilabas kung ang tunay na Digong, no, ilabas ang ano niya. Kung ang may kasamaan siyang na tatago sa sarili niya ganun. Parang ganun pinaparating ni Trillanes. Hello po, no? Nung presidente po si FPRRD si Tatay Digong, no. Pagkakataon niya nang ilabas yung masamang ugali na sinasabi niyo po. Lahat ng nagiging presidente kung may masama kang ugali, doon lalabas yan. Pero hello, wala pong ganong nangyari. Hindi sinamantala ni FPRRD ang kanyang katungkulan nung siya ay naging presidente. Naging masyado lang siyang naging kamay na bakal nung panahon niya. Kasi kung siya ay magiging malambot, walang makikinig sa kanya. Walang titino sa kanya. Walang mangingilag sa kanya. Kita nyo naman ang nangyari. Maraming napagbagong mga adik-adik sa kanto. Naging ligtas ng mga panahon na yon. At ang ayuda ay naibibigay ng tama. Maraming nakakakuha. At nung pandemic, kung sinasabi niyong masama ang ugali ng isang Duterte, nung panahon na presidente siya, may pagkakataon para tablahin niya tayo, para iwan niya tayo, para gutumin niya tayo. Diba? Kung nakikita niyo po yun, siguro hindi nyo nararamdaman kasi mayayaman po kayo. May mga pera kayo. Pero ang mga nakaramdam po niyan ay yung mga naapektuhan ng pandemya. Na halos walang trabaho. Walang trabaho, walang kita. Naramdaman nila na hindi sila pinabayaan ng Pangulo. Kahit kami, naramdaman namin yan. Hindi nyo po siya masisiraan ng ganyan at walang makikinig sa inyo. Kahit anong paninira ang gawin nyo, kasi pinatunayan ni FPRRD yan nung siya ay nangungkulang presidente kahit nung mayor pa siya sa Davao. At isa pa po, eto si Casino na hindi mananalo yan, wala namang nagawa yan. Hello, nandito pa rin po kaming mga mamamayan, buhay pa rin. Na isalba kami ni Tatay Digong nung pandemya. Naibigay niya kami, naibigay niya ang kailangan namin, naitawid niya kami nung pandemya. Yun palang wala na kayo. Kayo po, Mr. Casino, kayo po ba, ano po ba ang nagawa niyo noong panahon ng pandemya? Meron po ba? Meron po ba kayong naitulong sa mga Pilipino? Yung mga walang trabaho nung panahon ng pandemic, ano po ang naibigay nyo? Ano po ang naitulong nyo? Meron po ba? Baka isa rin po kayo sa nasa bahay at nagka-quarantine. Diba? Si Tatay Digong nung panahon ng pandemya, matanda na,
may edad na, mas prone siya kapitan ng virus na yon, pero patuloy siyang nagtatrabaho, patuloy niyang nireresolba ang problema ng Pilipinas sa pandemyang nangyari sa atin. At eto pa po, ano po ba ang nagawa nyo sa mga nalululong sa bisyo? Sa mga nagbebenta ng masamang bisyo, meron po ba kayong nagawa? Meron po ba kayong mga tao na lulong sa bisyo na napagbago? Diba? Meron na po ba? Kapag meron po kayo lahat yan at nagawa nyo rin ang nagawa niya, pwede po kayong magmalaki na sasabihin yung hindi mananalo sa FPRRD. Kahit konti lang ang nagawa ni FPRRD nung siya'y nanungkulan bilang presidente, tumatak po yun sa mga tao dahil hindi biro-biro yung hinarap ni FPRRD sa konting panahon na pinaglingkod niya sa mga tao. Hindi po biro yun. Ayon kasi sa pahayag ni Casino ay, lahat as in lahat ng pangako mo, hindi natupad puwera na lang sa pagpatay sa mga kapwa mo Pilipino. Kaya naman, isang netizens ang nagbigay ng listahan ng mga nagawa ni Duterte noong panahon niya, kung saan sinasabing kulang pa ito at hindi lahat nakasulat. Kapansin-pansin din na mula nang makipag-meeting si Casino kay Speaker Martin Romualdez ay si Duterte na lang ang binibira nito. Hindi nakasama ang mga Marcos na bago ang halalan ay kung ano-anong fake news ang pinapakalat ng makakaliwang dating mambabatas na ito, laban sa Marcoses. Dahil dito si Jay Sanza ay may sagot supalpal kay Casino dahil aniya ay Teddy Casino is a propaganda specialist of Bayan Muna, an organization personally identified by CPP founding chairman Jose Maria Sison as their primary front organization of the now ATC, declared communist terrorist group CPPNPANDF. Casino was once part of the legislative mill of the government, but opted to parrot the oft-repeated lines of the CTG group CPPNPANDF. I am reposting this piece of information to remind this young man with a selective lost memory function. Ang katulad na isyong paniniwala ng mga dilawan na hindi na kaya manalo ng dating Pangulong si Digong sa eleksyon ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panuurin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Sabi niya, sa tingin mo ba, manalo pa ba si Duterte? 10, 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
Kita mo yan? Sa ilang survey na? Sa ilang survey na kaya to? No? Almost surveys. Top 1 po. Si survey pa lang po yan, no? Survey. Nakakabasa ka ba? Oo. Survey pa lang po yan. Hindi pa yan yung mismong eleksyon. Paano pa kaya kung mismong eleksyon na? No? Ano kaya ang magiging resulta palalo niyan? Siyempre, hindi pa lahat yan. Wala pa, hindi pa nakakausap lahat talaga ng mga butante niyan eh. Diba? Ganun yung survey. Baka pag 2025, lalo sumakit ang ulo niyo pag nakita niyo. Ha? Kaya, kung ayaw niyong manalo siya, double time. Double time. Kasi sa totoo lang, habang sinisiraan niyo si Tatay Digong, mas lalong nanggigigil, no? Ang mga taong suportahan siya. Yes. Hindi nyo kasi matibag-tibag ang sinisindihan nyo. Kayo ang may kagagawan, kayo ang may gawa, kaya lalong ang mga tao ay nagliliyab para suportahan at ipakita ang suporta nila sa mga Duterte. Diba? Lahat ng ginagawa nyong pagtira, pagsira, para mapabagsak sila, is yung mga tao ang humahatak sa kanila pataas. Kasi alam nga ng mga tao yung ginawa nila. No? May naiwan silang marka sa mga tao na hindi makakalimutan. Diba? Yun yun. Isang susi yun para yun ang magdala sa kanila sa tagumpay sa susunod kung gusto nilang tumakbo. Kayo bang sumisita sa kanila, sa mga Duterte? Ano ba ang nagawa niyo sa taong bayan na tumatak sa kanila?
Diba? Pasalamat nga kayo, nananalo kayo. Kahit pa paano, nagiging congressman, nagiging ganito. Pinabot. Pero importante pa rin, ano ba ang nagawa sa amin itong tao na to? Meron ba? Kung meron, talagang hindi ka makakalimutan. Kung wala, hindi rin nila makakalimutan. Sasabihin nila, wala ka naman nagawa sa amin, hindi namin makalimutan. Hirap na hirap kami sa'yo. Ah, diba? Igong, diba? Lampasan nyo kasi. Alam nyo, puro na lang kasi kayo putak. Puro kayo dutae, dutae. Buhay na sang tae, kala nyo. Dutae, dutae, dutae. So what, diba? Ang importante naman dito, kung sino ang totoong may nagawa. Yun. Kung sino ang totoong maraming nagawa. Yun. Diba? Kaya alam nyo, kahit ano pang sabihin nyo, sabihin nyo pang ulyanin, matanda na, uugod-ugod na, kahit anong panlalait ang sasabihin nyo, hindi nyo pa rin maiaalis sa utak ng bawat Pilipino gaano ka the best at kadami, no, ang natulungan at naibigay ni Tatay Digong sa Pilipinas. Tsaka kayo bang mga nagpapaalis kay Duterte, yung ayaw niyong manalo si Duterte? Sa nangyayari ngayon na problema sa ating bansa na mahalang bilihin, no? Mahalang bigas. May naitutulong ba kayo para isulong yung batas na mapababa naman yung mga presyo ng bilihin? Inilalaban nyo ba yan? Hindi, di ba? Wala. Wala rin kayong ginagawa. Kaya nakikita ng mga tao, yung ginagawa nyo, nagmamarka sa kanila. Na ito, ito yung ano nun, mga nakakaraan eh. Ito yung nanunungkula nun, ganda, ganyan eh. Ito yung bumibira kay Duterte nun, pero wala naman nagawa. Ayun yung tumatatak sa kanila. Kaya lalo silang naiinis. Lalo kaya, magtataka kayo, ba't kami natalo? Diba? Kasi ano bang magagawa ng mga paninitan nyo? Ano bang magagawa ng mga pagtira sa Duterte? Hindi naman napapababa yung presyo ng bigas nun eh. Hindi naman napapababa yung ano nun eh. Kung mga presyong matataas sa atin, yung problema ng bansa, hindi naman nalulutas. Pansariling kapakanan nyo dahil natatakot kayo kapag nanalo ang isang Duterte na naman bilang presidente o maging senador, natatakot kayo na mawawala na naman kay Sexena o maapektuhan na naman kayo. Ganun yun eh. Kaya yung mga pinangako nila sa ibang mga tao, hindi na nila magawa. Kaya kayo natatalo kasi tumatatak sa mga tao na wala kayong ibang ginawa kundi puro ganyan lang. Puro paninita, siraan, hilahan, ganun yun. Imbis na tulungan ng presidente, imbis na tulungan ng vice president, diba? Humanap ng mga tao na karapat dapat maupo sa mga posisyon nila. Diba? Wala. Oh. So anong gusto niyo tatakyo sa mga tao? Gusto nila, ito walang nagawa to, puro daldalan to, boto natin to. Ganun? Kaya nga, diba, nanggagalaiti kayo. Diba? Sinasabi niyo, ah, pahina ng pahina ang Duterte. Pahina ng pahina. Pero palakas naman ng palakas ang paninira nyo. Oh, kung pahina kasi ng pahina yun, wala na eh. Hindi diba? Sila titira gano'n. Ang panghihila nyo pababa sa mga Duterte. Pero ayos lang yan, diba? Kasi ang back up naman ng mga Duterte, mga totoong supporters at mga... There is beauty in precision. Mga taong bayan. Hay ko, ibigay ko na lang dito itong kulang. Sabi ko may ibigay ko na lang yung sa cancer patient. Ito po binigay sa amin ni PRRD. Wow. It has housed hundreds of children over the past years na pinagamit ito ng presidente sa amin. May mga napatapos kami ng mga estudyante dyan. Children who had cancer, who were saved from cancer, and whose lives we have saved, and whose futures we have saved. So meaningful sobra yung House of Hope. Bobo yan. Magtulong sa Papua. Yan ba yung sinasabi niyong masama? Yan ba yung sinasabi niyong ano? Ha? Kita nyo? Importante sa kanya yung kalagayan ng mga kabataan. Yung kinabukasan ng bayan, mga kabataan.
Yan ba yung sinasabi niyong masamang tao? Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili niyo sa pangbibintang niyo sa kanya? Hanggang kailan niyo pa siya sisiraan? Hanggang kailan niyo pa siya titirahin ang titirahin? Dahil ganyan ang nakita niyo sa kanya na gumagawa siya ng kabutihan sa kapwa niya sa kabila ng ganyan ang edad niya? Diba? Yan ang sinasabi ko. Yan ang nagmamarka sa mga tao kaya patuloy siyang nananalo. Patuloy siyang binoboto ng mga tao kahit matanda na siya, kahit sabihin niyo siyang ulyanin. Gusto pa rin siyang maupo ng mga tao kasi yan yung legasiyang naiwan niya. Yan ba yung sinasabi niyo? Kahit 5 million ito, I have 2 minds in trying to accept the 5 million kasi kabalo ko, I know this is not real for us. This is for PRRD. And this is the reason why naisip ko that we're going to renovate the House of Hope Margarita Village. Diyan mo makikita, mga Lods, na kahit palamura si Tatay Digong, kahit matalas magsalita si Tatay Digong, pero yung malasakit niya sa kapwa at pagtulong niya sa mga kababayan natin, lalo na yung mga less fortunate, di ba? Yung mga may cancer, may mga sakit, ay hindi talaga matatawaran. Kaya kami, no, Duterte supporters, kahit ano pa yan, di ba? Ipagtatanggol talaga namin si Tatay Digong kasi sobrang unlucky. Ang dami ng kanyang natulungan dito sa Pilipinas. At yan yung hindi maintindihan ng iba. Yun. Diba? Yan yung hindi nila maintindihan. Kumbaga, si Duterte kasi is galit lang siya sa mga taong nagpapahirap sa bayan. Galit lang siya sa mga taong kumakalaban sa gobyerno. Diba? Galit siya sa mga taong sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Doon niya inilalabas ang tapang niya. Yun ang kinatatakutan sa kanya at yun ang sinasabi na yun ang ugali ni Duterte na masama. Yun ba yun? Sa kabila nun, lahat ng kabutihan na ginawa niya sa mga tao, sa mga kabataan, is nakatatak dyan. Nagpapasalamat sa kanya. At tayo, naligtas niya tayo nung panahon ng pandemya. Yun pa lang, napakalaking pasasalamat na sa kanya. Na dapat nating gawin. Bakit sumusuporta pa rin kami? Bakit solid pa rin kami? Syempre. Kasi nag-iisa lang si Tatay Digong, 'di ba? Imaginein mo, ginugol niya ang buhay niya, 'di ba? Even his safety. 'Di ba? Para lang sa mga Pilipino. Imaginein mo, pagtungtong pa lang niya as president. Grabe na ang kanyang ginawa para maprotektahan lang ang mga Pilipino, ang mga inosenteng Pilipino. Now, which is, at the end, kakapahamak niya yan. Di ba? Kasi of course, yung mga halang ang bituka, di ba? Yung mga masasama, gagantihan talaga siya pag wala na siya sa pwesto. At yan na nga ang nangyayari right now, no? May mga inis na inis ka Tatay Digong, may mga gusto siyang gantihan, gusto siyang resbakan. Kasi yun na nga, no? Sa kamay na bakal na kanyang ginawa para maprotektahan lang ang mga Pilipino, ang buhay niya ngayon, di ba? At safety niya ngayon ang nanganganib. Imagine niyo, mga Lords, no? Grabe ang sacrifice na kanyang ginawa sa mga Pilipino na at the end, pwedeng ikapahamak ng buhay niya. Yun ang hindi nila nakita. Diyan pa lang, sobrang anlaking sakripisyo na yan. Kaya kahit anong panlalait nyo sa akin, di ba? Kahit anong pangdadown nyo sa amin, hindi nyo pa rin maiaalis sa mga Pilipino kung gaano kalaki ang naitulong ni Tatay Digong sa mga Pilipino, sa mga may sakit, sa mga cancer patients, sa mga OFW. Diba? And si Tatay Digong hindi magarbo, si Tatay Digong hindi siya yung pasikat, diba? Simple lang talaga siya. Simple lang talaga siya at ang iniisip niya,
'di ba, ang mga Pilipino talaga. Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay Showbiz Chikadoro at syempre natong haya natin si Mr. Real Talker. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito sa video ng ating napanood ngayon at binigyan ng reaksyon? Talagang hindi mawala talaga yung mga kumukundi na kay FBRID at ahlatang rumeres back na lang sila. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!